guys! Good day! Kumusta po kayong lahat dyan? So, nawa po yun nasa mabuti po kayong kalagayan. So, today guys, today's videos, I'm gonna show you what's the inside of my baby's small bag, small travel bag. So, kanina guys, nag-vlog ako about doon sa big bag ng baby ko, yung big travel bag. Kung makikita nyo naman doon sa previous vlog ko na kung ano ang mga laman nun. So, syempre, mas marami yun. Kaya nga, dahil big bag, diba? So, ito naman, guys, kung makikita nyo naman, ito ay small bag para kay baby. So, ito naman, guys, ginagamit namin for everyday use. Halimbawa, pupunta kami ng superstore ng asawa ko. Syempre, lagi namin kasama si baby. Mapa superstore, mapa Tim Hortons, or punta lang kami saglit, lagi kasama si baby. Bawal kasi iwan sa bahay. Baka umiyak. Yun. So, yun. Ito naman kasi guys, dati pag alis kami ng asawa ko, ang daladala ko lang small bag. Nandun lang yung makeup ko, yung supply, yung lahat sa blah, blah, blah. So, ngayon, ito na yung dinadala ko. Hindi na ako nagdadala ng bag, ng personal na bag ko. Ito na yung binabag ko. Nandito na rin yung lipstick ko, yung supply ko, long lotion ko. Parang 2-in-1 na nag-share na kami ni baby. Kasi mabigat na para sa akin kung dadalhin ko pa yung personal bag ko. So sa ngayon guys, ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang laman ng bag ni baby. Ito po ay small travel bag para sa kanya at para naman mabinyagan natin. So magsimula po tayo dito sa bulsa, no? Ano bang laman nito? So ito guys ay maliit na bottle. Okay, tapos ito naman is yung milk dispenser niya. Yan, milk dispenser. Yan, ito extra. At saka guys, ang gusto ko dito sa bag na to, kasi ito, insulated siya. Oh. Insulated siya. Tsaka ito, tubig. So, sa akin, minsan, pag yan, uukaw ako. Ito naman, ball pen. Ang galing pala ito sa ano, kung pumunta kami sa abogado. So, ito naman guys, susi. Susi ng sasakyan, ito. Tsaka ito naman, susi ng main entrance door. Tsaka ito naman isa is susi para sa garage door, sa garahe. Okay, isa-isahin natin. So, mayroong pampers. Yan, Huggies pampers. So, ito naman is changing pad. Yan. Yung thermos. So, binili ko ito guys sa Walmart. Sabi dito, 18 hours yung hot niya. Tsaka ito naman, 24 hours yung cold. Okay. So, usually kasi dati, pag everyday ang travel namin ni baby, pupunta kami ng superstore o mama siya sa labas, ginagawa namin, nagdadala kami ng bottle warmer. Kaya lang, it takes 2 time. So, bottle warmer, tapos yung milk is ready-made na siya. Natimplahan ko na. Ilalagay ko na lang sa cooler na may yelo, tapos initin ko na lang. Kaya lang, paano kung halimbawa nasa labas kayo, walang kuryente, walang saksakan. So, at least mayroon akong reserba na thermos. So, at saka, bote, paghalu-haluan ko na lang para maging warm siya. Basta make sure yung tubig, tulad nito, tulad nitong tubig sa bote, make sure na sterile siya or pinakuluan para malinis. So, make sure din na dapat lagi malinis ang ibibigay kay baby na tubig. So, nilalagay ko lang siya guys dito ng dito lang, at least kalahati. So, very effective siya. Tsaka, less stress din para sa mga mami. Pag umiyak na si baby, kunin ko lang yung bote, halu-haluan, lagay ng gatas, tapos. Okay, at saka yun, ito. Pampers, wet wipes. At saka, meron din akong suklay para sa akin. Yung mala, suklay na lang dinadala ko. So, ito naman, guys, is, tawag nito, ito naman, ito ay para sa mga babies na, limbawa, nagkasakit yung tiyan niya dahil may gas, or something like colic relief, di ba? So, ito yung gamot for colic relief. So, ito naman guys is oil. So, galing ito sa Fraser Valley Child Development Center.
bale, nag-tinitrain kasi kami kung paano mag-massage, yung proper massage para sa baby. So, binigyan kami ng oil. So, magagamit ko rin ito, guys, kapag once na gusto magpa-massage si baby. So, wala siyang amoy, kaya oksa-oksa para sa kanya. Oh, ito naman is diaper rash. Yan. Mabango ata ito. Yan, pabango siya. So, although wala lang rashes si baby sa kanyang private part at saka sa kanyang puwet, pero nilalagyan ko pa rin siya ng cream. Yung bang, alam mo, yung pangdagdag din ng bango, di ba? Tsaka ito naman is Aveeno. Kung para din ito sa mga rashes or nagre-redness yung skin ni baby, yung, o alam mo, nainitan siya, nag-red, so ito. Pwede siyang lagyan. Okay. At ito naman is yan, wash and shampoo. Say Patel. Ito naman is sanitizer. And this one is another sanitizer. Ano naman ito? So, ito naman is ito guys, kutsara. Kasi actually, nung pumunta kami sa isang lugar, bumili kami ng pansit. Walang tinidor sa kutsara. So, yun. Nagdala kami at least na lang isang kutsara, isang tinidor. So, ito naman guys, is galing ito sa NICU. Nung na-discharge si baby, lahat ng mga natirang gamit doon sa room niya, ibinigay na sa atin ng nurse. So, ito is sponge. Okay? So, ito naman is sterile na tubig. So, kasi syempre si baby ko is 7 months ko siyang pinanganak. Syempre, very sensitive ang mga preterm babies. So, dapat lahat malinis yun. Tapos, kapag paliguan mo siya, naka-gloves pa. Talagang very sensitive. So, ito, minsan ipapahid mo siya sa ice niya. Yan, kasi yung tubig niya is sterile. Ito naman guys is ayan, binalot ko additional extra suture. Oh, ito pa. Extra suture pa. Oh, mayroon pang natitira na sterile water. Okay guys, ito guys, nabili ko sa Walmart. Talagang halatang bagong-bago pa. So, ito naman is milk dispenser. So, bali, meron na siyang 1, 2, 3, 4. So, apat na compartment na nalagayan. Oh, so, kaya pag, halimbawa, napasarap yung, ano namin, yung pasyal. So, at least meron siyang apat na lagayan. Hindi ko na pwedeng dalhin yung isang latang gatas. Siyempre, ang laki-laki nun. Okay. Tsaka ito naman, guys, is passport ni baby. Yan. Passport niya po ito. So, hindi po yung passport ha, na mag-travel siya. Ito po yung child health passport. So, dito po mo ililista yung kung kailan, yung mga information ni baby, kailan siya, anong full name niya, pinanganak siya, yung PhilHealth number niya. Okay? And then, yun, ito yung mga vaccine ni baby. So, inilista ng nurse. So, kung pupunta kayo doon sa public health, ibigay mo lang ito sa nurse and inilista niya kung yung kung kailan ulit o kung kailan siya na vaccine. Tsaka ito naman guys, talagang napakaano ko, Girl Scout of the Year na sa Labrador. So, ito is mga garbage bag ni baby. Kung halimbawa ito, ginagamit pag nag-poop siya. Yan. Meron siyang maruming damit. So, dito ko ilalagay. Ayoko i-directa dito sa bag. Siyempre, mga boy. Okay. So, meron naman siya, guys, na mga extra damit na naglagay ako. So, ito, towel. Just in case din. So, ito naman yung kanyang damit. Tsaka, yan. Dalawang damit niya. Tsaka, ito yung kanyang bib. Okay. Ito ba?
dito naman is, ano ba ito? Ah, dito naman pala guys, yung mga gift card ni Baby. Nung doon kasi siya sa NICU, eh, na-discharge kasi siya December. So, nung December, talagang ang daming Christmas present para sa mga babies doon sa NICU. Siyempre, kami din ng mga magulang na ambunan. So, ito, sa amin ito, gift card sa coffee shop. And then, ito naman para kay Baby. Save on food, $10. Bali, 3 piraso ito. At yung iba, may MasterCard, $100. Biruin mo. O, sangka pa. But ito yung mga coupons, mga discount na coupons. So, pag mapunta kami ng Save on Food, at least, di ba? So, magagamit mo na ito. Librido ka na. So, tinatago ko lang ito. Ayan. So, yun guys. So far, yun lang yung gamit ni Baby sa dito sa small bag travel niya. Kasi hindi naman talaga kami usually tumatagal sa labas. But inihahanda ko lang talaga lahat at gusto ko kompleto sa loob ng bag. Kasi, you know, hindi mo kasi alam yung mangyayari para bukas. Diba, malay mo, hindi kayo naka-uwi. Just in case of emergency, diba? At least mayroon kang maduduko at mahahakot, diba? Kasi ang bata pa naman, hindi mo pwedeng pagsabihan kasi hindi pa nila naintindihan yun. At nakakataranta kapag ang baby iiyak dahil gutom na gutom siya, di ba? So, yun. At sa lahat ba naman ang ayaw ko, nasisigawan ako. Kaya gusto ko lahat kompleto and perfect talaga. So, yun lang guys, ang aking video sa ngayon. So, hopefully na-enjoy kayo. At kung mayroon po kayong i-share para sa akin dahil ako po ay new first time mom. At yun, medyo nangangapa pa rin. Minsan nagsasearch din ako sa YouTube yung mga ways nila, paano ba pag-handle ng bata, ano pa man. Kung mayroon pa kayo guys na may share dito o madadagdag, please comment down below. At masipag naman po ako na mag-reply. So, yun lang po ang aking video guys. Hopefully, na-enjoy po kayo. At naway po yung nakatulong po itong video sa inyo. At naway po yung ma-encourage din po kayo sa aking mga videos. And don't forget to like and share and comment down below and click the subscribe button po para po sa aking mga updates ng aking mga videos. So, thank you guys and have a great day. So, yung YouTube channel po pala guys is Tess Medalla's Vlog. Okay, bye! See you on my next vlog.